Hello everyone! Kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang napapanahon. Welcome po sa Jers TV Update, panibagong balita na naman ang ating pag-uusapan sa update natin ito ngayong gabi po or ngayong umaga, ngayong tanghali, ngayong umaga or hapon kung nasaan man kayong sulok ng mundo. So kanina po nag-post or nagbahagi ang TBJ na page ng picture, no, tungkol po sa magaganap bukas para po dito sa Barangay Cinema, no? Sabi nga dito, bukas mga Dabarcads, relax and watch a telemovie, 11:25 a.m. Dabarcads. So hindi na pala 11:30, 11:25 a.m. Mas pinaaga na po, no? Kaya kung kayo po ay may mga gagawin, gawin nyo na po ito ng mas maaga para tayo ay makapanood, no, ng Itbulaga. So kanina nga po, pagkatapos po ng Sugod Barangay, ang tagal ng plug, no, ng Barangay Cinema po sa kanilang programa. Kanina ha, sa live po ng YouTube, talagang ilang minuto din po yun eh, parang plenex nila lahat ng pwede nating masaksihan bukas. So meron tayong mapupulot na aral dito sa Barangay Cinema. No, hindi lang siya basta palabas, merong tatatak sa ating mga isipan. Kaya subaybayan natin 'yan, okay? At ang Kapatid Insider din po ay nag-post ng tungkol dito. Sabi nga dito, magkakaroon ng malaking sorpresa ang Itbulaga TV 5 para sa mga legit Dabarcads bukas, June 1, Buena Mano, no? Unang araw po sa buwan ng June. Ito ang kinumpirma kanina ng isa sa mga hosts nito na si Vic Soto. Inaasahang mapapanood bukas ang Barangay Cinema segment ng Itbulaga na tampok ang mga winners ng naturang segment sa Sugod Bahay, mga kapatid. Kasabay ang graduation special ng programa, no? So sabi nga po ni Bossing Vic Soto, doon ulitin ko lang ulit, Dabarcads, bukas, pinakakaibang Sabado ang mapapanood nyo dito sa Itbulaga. Dahil sa loob ng 44 years, it will never happen again. Never ever. It will never ever ever happen again sa kasaysayan po ng Itbulaga. So sa statement na to ni Bossing Vic Soto, naiintriga po ang lahat, no? Parang double meaning kasi ang nangyari. Anyway, subaybayan na lang natin ito bukas, ano, kung ano ba yung sinasabi ni Bossing Vic Soto. Samantalang kanina naman po, no, binahagi po ng RJ100.3 FM ang picture ng TBJ, kasama po itong si RJ or Ramon RJ Jacinto. So meron pong binigay si RJ sa TBJ na t-shirt na kung saan ay may print, no, na gitara. Tatak po ito ni Ramon RJ Jacinto. So panapan din po si Tito Soto nitong si Ramon RJ Jacinto at sinabi niya po yan kanina. Samantalang talakay naman natin itong pinose nitong si Ted, no. Sabi niya, sitcom ni Vic Soto sa na open 24/7, sarado na. Sarado na daw po. Tuluyan ang namaalam sa ere ang programang open 24/7 ni Vic Soto sa GMA Network. Matagal nang inaapila ng mga Kapuso fans na tanggalin na ng GMA ang sitcom ni Vic dahil lumipat na ito sa TV5 at nagsampa pa ng kaso laban sa network na naging tahanan niya sa loob ng halos tatlong dekada. Napilitan ang tapusin ni Vic Soto daw ang kanyang sitcom dahil nagkaroon siya ng reallocation sa pondo mula sa Open 24/7 papunta sa show na EAT kung saan isa din siya sa mga producer. Kailangan niya itong gawin dahil sa lumalaking gasto sa production, ngunit bumababang ratings at ad rate ng kanilang noontime show na malapit na daw magdiwang ng kanilang first anniversary. Excuse me, Ted. 45 years anniversary, wag kang bitter. Sabi pa dito, papalit sa mga mababakanting time slot ng Open 24/7 ang nagbabalik na fantasy series na Daig Kayo ng Lola Ko, kung saan itatampok ang Bar the Love team ni na Barbie Portesa at David Laikoko simula ngayong Sabado, June 1, 2024. So ito po ay kinumpirmanited. So dapat ba tayong maniwala? So syempre tayo po ay nag-search ng info tungkol dito sa post niya, and nakita ko nga po itong
post na to mula po sa comment section din eh. Pero parang legit din. Sabi dito, Sabado Star Power gabi, June 1, and nakita ko dito, 9:30 PM. Ito po yung hanay or yung schedule ng mga papalabas sa Sabado, June 1. And nakita ko dito, daig kayo ng lola ko, 9:30 PM. So ito po yung time slot ng Open 24/7 na programa po ni Bossing Big Soto. Iba na po yung nakalagay. So nakakalungkot lang, 'di ba, na mawala po itong programa ni Bossing Big Soto diyan sa GMA7 kasi maganda po ang ratings niyan. Lagi po yang pasok sa top 10. Ito po ipapakita ko po sa inyo yung patunay. So ito po ay for May 11, 2024. Open 24/7, 4.7% ang nakukuha and pasok po ito sa top 10. Ang pinagtataka ko lang bakit ito na maalam na no sa GMA Network. Hindi po ako naniniwala na kinulang ng pondo kung galing lang din kay Ted ang info. So sa sinabi po kasi dito ni Ted na kailangan niya itong gawin dahil sa lumalaking gastos na production, ngunit bumababang ratings at ad rate ng kanilang non-time show na malapit na daw magdiwang. So itong sinabi niya, parang sure na sure siya na yun yung dahilan. And knowing na itong 24/7 ay hanggang ngayong 2024 na lang po talaga yung kontrata, no? May kontrata kasi yan eh. So, possible na hindi na po nag-renew si Bossing Big Soto at gumawa na lang ng panibagong sitcom. So, hindi natin alam ang plano ni Bossing Big Soto. Kaya sana naman, Ted, huwag ka munang gumawa dyan ng mga dahil-dahilan mo, no? Kasi hindi ka pa naman sure kung ano ba talaga yung tunay na rason kung bakit hindi na nag-renew si Bossing Big Soto para dito sa Open 24/7. So, kung ako po ang tatanungin dito kung bakit ito nangyari, kasi marahil busy na po si Bossing Big Soto. Tapos, itong si Jose Manalo, marami din po ang project niyan outside sa Itbulaga. And itong si Ma Salvador naman, 'di ba, eh manganak, malapit na po itong manganak. So syempre, paano po nila magagampanan, no, yung programang 'yon diyan sa GMA Network. So kayo po ba, ano po sa tingin ninyo yung posibleng rason bakit nagpaalam, bakit hindi na na-renew ni Bossing Big Soto itong programa niya po na Open 24/7. May idea po ba kayo? Kasi itong si Proknoy at ito pong si Ted ay nagdiriwang na po, no? Kasi nagpaalam na daw itong programa ni Bossing Big Soto. Sabi pa nga po sa post itong si Proknoy, doble-doble daw ang nangyari ngayong araw. So, i-recall ko lang, ngayong May 31, naganap, 'di ba, yung makasaysayang paglayas ng TBJ sa Tape Inc. So yun, marahil yung pinupunto nila dun sa doble-doble. Tapos itong programa po ni Bossing Big Soto, ayan, natapos na po ang kontrata sa GMA Network. So hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat sa pagsuporta at pagsubaybay.